Hi guys, welcome back sa ating channel and this is your Inday Marie. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung saan magandang mag-live selling sa Shopee ba or sa Facebook. So ayan, ito ay personal ano ko lang ha, personal experience, then i-share ko lang din sa inyo guys. So, alam naman natin guys na ang Shopee ay siya yung number one na online selling app. Tsaka yung Facebook naman, siya yung number one na social media. Kaya medyo ano talaga sila. Yan yung dalawa na marami talagang nagla-live. Pero pag-uusapan natin ngayon kung saan talaga mas maganda mag-live. So, ang sa Shopee kasi guys, marami talaga dyan. Syempre, siya yung dyan natin nakikita lahat ng mga kailangan natin. So, search lang agad sa Shopee na yung hanap na natin. At marami na rin dyan na mga nagla-live selling. Kaya lang, ang pagkakaiba lang kasi sa Shopee guys is ang daming mga joy-joy, yun. Ang daming joy-joy. Mind lang ng mind. Tapos pagdating ng check-out, hindi na siya nag-check-out. Sa FB naman, ang dami din naman na nanonood sa FB. Ang sa FB, yung ano mo doon, ang mga minors mo is yung sa community mo lang talaga. Kumbaga yan, mga kapitbahay mo, malapit lang sa inyo. So, ang hindi ka ma... Kung may mag-joy-joy man, napaka-konti lang dahil gaya namin, nagdo-door-to-door talaga kami ng deliver namin as door-to-door. Kaya, hindi na nila pwedeng tanggihan yung mga na-mine nila. Kasi, pag walang tao, wala sila. Iniiwan lang namin. Then, nagbabayad din naman sila through GCash, mga ganun guys. So, ang isa pa sa Shopee, marami din nanonood. Kaya lang, puro lang mga nanonood lang. Makikita mo ang dami mong viewers, pero parang wala din namang walang nagma-mine. So daldal ka lang ng daldal, ang dami mong viewers, walang nagma-mine. Hindi ka gaya sa Shopee sa Facebook, kahit may 5 ka lang diyan na viewers, may nagma-mine at may nagma-mine diyan guys. Kahit 10 viewers hanggang 5 viewers, may nagma-mine talaga kahit pa isa-isa guys. At yon. Then ang sa Shopee uli is pag halimbawa ang napaka-aarte. No, napaka-aarte. Sorry sa word, pero ang aarte ng mga mga miners, lalo na sa mga nagre-reseller guys, yung mga reseller na yun, napaka-aarte, talagang talagang binubusisi nila lahat-lahat. Eh, alam naman nila na yung binibenta mo is ukay. Syempre, may mga talagang hindi perfect yun eh. Hindi talaga perfect yung items mo dahil ukay nga. So, ang mga reseller talagang na-flex mo na, pinaliwanag mo na isa-isa kung anong mga may mga flows ba or sa mga ganyan. Then, mamaya na naman, meron ba? Patingin uli nung sa liig, mga ganyan-ganyan. Sobrang aarte talaga, guys. Hindi ka guys sa Facebook. May mga reseller din naman kami sa Facebook. Pero pagka, dire-diretso lang. Sige, mine lang ng mine. Wala na yung... Paulit nga po uli. Pakita nga po uli ng ganito. Yun ang nakakainis sa Shopee, guys. Ang daming mga ganon. Mga reseller pa naman sila. Dapat din alam nila kung gaano kahirap yung mga nagbebenta online. Kasi parehas lang naman ng trabaho eh. Dapat nakakaintindi din sila. Kaso lang sila pa talaga yung napaka-aarte. Maubusan ka na ng oras kakapaliwanag sa kanila. Tapos isa pa, pag open mo pa lang ng live mo, mga tanong na agad nila, alam mo na, mga reseller yan. Puro mga branded. Puro mga branded yung mga hinahanap nila. Tapos pagka finlex mo yung branded, ay talaga naman kung makapagbusisi sila sa mga ilang rate ng color, mga ganyan, lalo na sa mga decolor, ang aarte nila. Then yun, paulit-ulit ka na lang, hindi naman ganun kamahalan yung benta mo kasi alam mo naman na okay lang.
halagang 100 mauubos yung boses mo sa ano, kakapaliwanag sa kanila, kaka-flex nung items, mauubos na lang sa kanila yung ano, sa mga branded. Kaya ano, technique namin ngayon, guys, hindi na namin talaga dinidisplay yung ano, pag sa Shopee kami nagla-live, hindi na namin dinidisplay talaga yung mga branded. Kung may magtanong, sabihin, wala. Pero kung, halimbawa, pag marami ng mga nakamine, na mga nasa 2 oras na naglalive, 1 hour or 2 hours na, pag matagal na naka-live, then marami nang nagmamine, yun, nilalabas ko na lang pa isa-isa yung mga branded. Pero hindi ko na talaga sinasabi na may branded. Sa Shopee yun, guys. Pero sa ano naman, sa Facebook, ang ganda ng Facebook kasi, ano, baga madaling kausap yung mga ano, mga tao sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Pero isa lang din, hindi ko alam kung bakit ganun ka-arte yung mga nasa Shopee. Pero sa Facebook naman, mga reseller namin, wala, napaka-smooth lang ng ano, ng live namin sa Facebook. Napaka-smooth. Yung ano lang, tahimik na, walang nang-aaway, walang ganun. Yung, basta ano lang, hindi ka aabutan ng pagod kasi parang ang dali nilang kausap sa Facebook. Ang sa Shopee, guys, yung sa benta naman sa Shopee, napakakunti lang mga nagmamine. Kung meron talagang mga nagmamine, marami nagmamine, yung iba talaga doon, siguro kung may 10 nagmamine, siguro mga nag-check out lang doon talaga, mga 3 lang, mga ganon, 4. Swertihin ka na doon talaga kung may mga nakakalahati, mga nakalima. Sa 10 nagmamine, ha, kung may nakalima doon sa isang live lang na yun, kung, swerte mo na kung may 5 mag-check out. Lahat talaga yun, as in wala. Kaya, wala. Tapos yung ano mo pa doon, yung benta mo noon, 'di ba hindi mo pa naman agad-agad din makukuha kasi i-deliver pa, ganyan. Then si hahawakan pa 'yun ni Shopee kaya matagal pa mapunta sa iyo. So hindi mo pa agad ma-roll out agad yung benta mo. Unlike sa Facebook, live ngayon, tapos kinabukasan deliver mo, pera na agad, nandiyan na agad sa iyo yung pera. Pwede ka na uli makabili uli ng bail. Panibagong bail mo na naman. So, ganun lang. Mabilis yung sa Facebook. Mabilis yung ikot ng pera, guys. Then, sa Shopee din, ano lang, yung sa mga viewers naman sa Shopee, kung ano lang yung lumalabas, yun lang sila. Sila lang, yun lang yung mga viewers mo. Hindi ka guys sa Facebook, guys, pwede nilang i-share yung mga viewers mo nung unang live mo. Pag live mo, i-share nang i-share yon kahit saan mo i-share, kahit ikaw mismo na nagla-live, i-share mo sa mga groups. Madami kang pwedeng pasahan nung live mo, kaya maraming makakakita. So, marami kang viewers ngayon. So, mas maganda pa rin sa Facebook. Then, kahit naman, sila, kami dito yung mga miners namin sa Facebook, sila, pero, pag lagi pa rin silang nagmamine, guys, ayan, nagre-request pa rin sila, lagi, gusto nila talaga, whiteies, kasi maganda talaga kasi ang whiteies. Although, mahirap sa amin na, nag-o-open ng bail, kasi dapat labahan mo talaga. Ayan, ito, ang ganda, oh, diba? So, ito pa, guys, yung revenue natin. Kasi dito sa Facebook, diba, wala namang, kung magkano yung benta mo na yon, yun na talaga yun, sa'yo na yon. Ang sa Shopee, may bawas yun kay Shopee. Kaya kung magkano yung benta mo, hindi pa yon yung magiging, yun yung matanggap mo lahat. Kasi may bawas doon si Shopee. Yun. Kaya, mas maganda pa rin si Facebook. Kasi, yun, kung magkano yung kita mo, iyon na talaga yun. Yung kinakaltas ni Shopee, well, hindi pa yun fix ha. Minsan, umaabot talaga siya ng 10% doon sa sales mo.
dahil iba-iba 'yon, may pagka nag ano pa si buyer kung meron siyang bawas sa shipping, sa'yo yun ikakaltas yung mga cashback. Tapos pagka nag-ano pa yung mga, 'di ba, may mga sale si Shopee, tapos nakabenta ka ng araw na 'yon sa sale na 'yon. Basta lahat 'yon, guys, sa'yo yun na ano, na seller makakaltas lahat ni Shopee. Kaya ano, kaya mababa lang talaga ang kikitain mo kapag kay Shopee ka nag-live. Kaya mas maganda pa rin talaga si Facebook. Tapos yung gastos mo lang naman, guys, sa Facebook ay yung ano mo, gasolina lang naman. Eh kung motor lang naman, hindi naman yun aabot ng ano, di ba, hindi naman makaka 1 liter yun. So, at yun nga, guys, mas marami din talaga kaming benta dito sa Facebook kaysa ano, kaysa Shopee. Si Facebook kasi na ano, nandito kami sa mga subdivision, napapalibutan kami ng maraming subdivision dito. So, sinishare namin yun sa mga ano, mga bawat subdivision may mga GC. So, sinishare namin yun. Tapos hindi na kami lumalayo, guys. Hindi na kami lumalayo kasi may mga yung pag nagla-live din naman kami, may nakakapasok din na taga ibang lugar na malayo, pero hindi na sila tumutuloy dahil nga sa ano, sa shipping pa. So ang ano na lang namin is yung mga miners lang talaga namin dito lang talaga sa ano namin, sa community lang, malapit lang. So pero guys, sobrang ano, gaya na lang kanina, nag-live ako kanina sa Facebook. So, nagsimula ako ng 9 PM to 11:30. So, dalawang oras at kalahati akong nag-live, guys. At, eto. Ayan yung mga naka-mine kanina. Eto, isang subdivision yan. Eto, ibang subdivision din to. Eto, iba din to. Tapos, ito, ibang subdivision. Bali, apat na subdivision to, guys. Hindi naman magkakadikit-dikit talaga ang mga subdivision dito. Pero, kaya mo siyang pasukan lahat. Yan yung mga target market namin, guys. Yung apat na subdivision na yan. At mga sinishare pa nila sa iba. Kaya naman, ano, nung una is, yung dito lang sa amin na subdivision, since nag-share sa mga iba-ibang subdivision pa ng group. So, marami na kaming nakukuhang mga ano, mga customer, guys, yung mga miners. So kanina nga yung live natin kanina, naka ano tayo doon, naka 81 piraso. So isang dalawang oras at kalahati lang yun, ha, 81 piraso yun, na ano yun, ang total lahat noon is 55. So ayun, guys, isang bale na yun, ha. Yung bale na ato, ito yung bale na to, yung binuksan ko na bale na to, ayan. Yan yung bale na yan, yung benenta ko kanina. So naka 3,200 lang yung capital ng bale na yan, pero nakabenta na tayo ng 81 piraso. Sa yung 3,200 na bale na yun, guys, ay nakuha namin doon is 291. Naibenta na namin yung 81 piraso na ang total niya lahat ay 5,500 yung ano, yung total amount niya. So, 'di ba, nakaano na kami? Sambot na namin yung ano, in 81 piraso pa lang sambot na namin yung puhunan namin na 3,200. So, napakaganda, guys. Walang bawas doon. Wala, sa amin lang talaga 'yon. Walang bawas-bawas doon dahil sa Facebook kami nag-live. Ganun kaganda mag-live sa Facebook, guys, dahil sobrang ano, marami talagang mga miners at hindi mga maaarte. Talagang walang joy doon, guys, dahil ano, lahat to, ayan, may mga eto, ano na to, for delivery na agad to bukas. Ayan, pera na agad to bukas. Ayan, may mga ano na yan, may mga ano nila, mga lot number nila, yan, mga address nila para for delivery na bukas. So, ayun, guys, yun yung pinakamaganda dito talaga sa Facebook. So, overall, guys,
Facebook tayo. Kay Facebook pa rin tayo, kaya wag naman sanang ano, mawala ang Facebook, 'di ba? Sana wala, hindi mawala ang Facebook dahil marami talagang ano, maraming umaasa sa Facebook, sa mga nagla-live selling. Talagang Facebook yung pinakamadali talaga na mapapahalimbawa sa kagaya namin na wala naman kaming malaking pera pang puhunan, kumbaga bili, paikot lang ng paikot yung ano, yung pera, bili benta para may kikitain ka, ganon. So para sa aming mga live seller na mga wala talagang pampuhunan na malaki, sa Facebook lang talaga kami umasa, kaya sana naman huwag naman mawala din ng Facebook, ba? Diba? So, ayun guys. Nagla-live pa rin kami sa Shopee, pero hindi na ganun ka, ano. Hindi na ganun. Nakakatamad na mag, ano, talaga sa Shopee. Nakakatamad na mag-live. Sa mga nang-aaway kasi sila. Pag hindi nila nakuha yung, pag may nagustuhan silang items kasi, tapos hindi nila makuha sa gusto nilang presyo, hindi naman pwede kasi na sila yung susundin namin na magpresyo ng items, di ba? Seller ka, ikaw dapat talaga ang masusunod kung magkano yung presyo nyo. Eh sila, mga reseller, gusto nila yung presyo nila ang masusunod. Eh hindi pwede yun. Kaya wala, nakakatamad na talaga mag-live sa Shopee. Kaya dito na lang kami sa Facebook, at ano naman kami, marami na din naman kaming suki na talaga. Paulit-ulit na lang din. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga, shout out dyan sa mga miners ko dito sa Facebook. Ayan guys, thank you for watching. Hanggang doon na lang tayo. Sana may mapulot kayong aral. Ayan. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much!